Yan. Good evening, everyone. So, dito kami ngayon sa Villa Cecilia Beach Resort. Dito kami nag-overnight. Ito yung aming kubo. Yan. Air conditioned room yan. May sarili siyang CR. So, ito may baong kaming kanin. Ay, nagsaing pala kami. May baong kaming lutuan. Kasi, malayo yung mga bilihan dito. Tapos may baong kaming adobong baboy. Yan yung aming dinner hanggang almusal na rin bukas. 6.5 hours later. Good morning, everyone! Ayan, punta kami ngayon ng Panakalan Sandbar. So, kaming apat lang. At yun ang aming bangka. Kasi sasakay pa kami 35 minutes going to Panakalan Sandbar. So, pag sabi ni Kuya kanina, pag nandun ka sa Panakalan, makikita daw yung part ng ano yun, ng 100 Islands. Ayan. Ay, ang linaw ng tubig ah, fairness ah. Tsaka malamig din siya ngayon. Unlike kagabi, yung tubig talaga mainit. So, sarap na rin mag-swimming dito. Oo, yan. Medyo pa high tide na rin yung tubig. Ang linis. Ang daming tanim. Ito yung gustong-gusto ng mga isda eh. Yan. Yung bangka namin. Masasakyan. So, 7 o'clock kami there, 7 o'clock kami pupunta sa Panakalan. Ito na yung bangka namin, oh. Wow, may nakapwesto na sa dulo. Ay, may kasama tayong kuya. Ayun, nakarating din. Yun. Thank you po. Tapos, ayan na yung aming mga kasama. Apat lang lamang kami. Say hi. From Panakalan, andito kami ngayon sa Ramos Island. Napakaliit lang siya. So, corals, puro corals po lahat ang dito. And baba daw tayo. Tapos yung chinelas kaya. Ang ganda naman, oh. Labi, ang daming corals din. Dali. Ay, ang cute. Noong panahon na naging presidente si Pangulong Ramos, nagkaroon na ng ganito kuya na corals. Kaya siya tinawag na Ramos Island.
Tignan mo nga naman, kuya, ibig sabihin po, nung panahon ni Ramos, hindi pa ganito kadami? Ganito na, ma'am. As in, parang biglan na lang siya, tapos na-discover nyo pala na ba't may parang tumutubo na isla dito sa gitna. Parang vulkan. Na parang vulkan, yun pala, puro mga corals. Ang galing naman, ano? So, lahat ano dito pala naiipon. So, bawal kumuha, pero kumuha ako ng isang piraso. Nasaan ang isang piraso? Malapit na po tayo sa Panakalan Sandbar. So, nakikita ko lang po siya, sandbar dito sa Panakalan. So, 30 to 45 minutes from Villa Cecilia Beach. Channel. So, andito na nga po kami sa Panakalan Sandbar ng Andak, Pangasinan. So, samahan niyo ako ngayon, explore natin ang, hindi siya gano'ng kalawak, ano? Pero napakaganda talaga ng Panakalan Sandbar. Dito lang po yan sa Andak, Pangasinan. Tara, samahan niyo ako, explore po natin ang maganda ng may sandbar ng Panakalan dito sa Anda, Pangasinan. So, sa mga gustong pumunta dito sa Panakalan, so ano yung unang mga dadalhin ninyo na hindi dapat kakalimutan? Sunglass, and then hat or sombrero. Syempre, kailangan din ng sunblock para iwas sunburn. Ayan. So, kung nandito kayo sa Panakalan sandbar, nasa likod ko po, makikita na yung 100 Islands ng Alaminos, Pangasinan. So, next namin na travel destination is
100 islands kasi kailangan pag pumunta dyan nakapagpabook ka. So dito sa Panakalan kailangan din na magpabook pag gusto mong pumunta dito kasi kami nakabook kami sa Villa Cecilia Beach Resort. So ang ganda, ang dami na rin namin kasabay ngayon. Kanina kami yung pangalawa kami sa dumating dito sa Panakalan and then may sumunod na. So bali apat na lang kayong mga nandito. So maganda dito photoshoot, karamihan talaga gustong-gusto nila yung dagat dito. Ang tahimik. Ayan. So sa kabila na part, ang tino ng bato dun eh. So dito na part naman, ito na malalaki. Malalaking bato. So meron nag-snorkeling. So maraming isda pala dito. Ang ganda oh, mabato nga lang siya. Kanina, yung kasama namin, nakakuha sila ng starfish. Dalawa malalaki. As in, ang linis ng tubig. So kailangan lang talaga nakasuot ng ano, yung sa paa. Sakit. Daddy no, kasunod dala tayo ng ganyan. So yung iba, meron silang kompleto na dala. May snorkeling sila. May hata sa harap, life. May life jacket. At snorkeler, meron silang dalang gano'n. Let's go.